ang ating ginawang sapatos sa tibak sa talampakan ng ating manok. Hello, good evening mga katrupa. Ayan, nandito na naman ako para po mag-share sa inyo ng paraan o kaalaman tungkol po sa ating mga manok dyan, lalong-lalo na sa ating nagbabackyard na mayroon pong tibak ang kanilang mga paa mga katrupa. At hindi na po tayo kailangan gagastos pa mga katrupa. Basta mayroon tayong paraan at marunong po tayong gumawa ng sapatos na sa tsinilas. Oh my God! Akin lang pong napulot sa basurahan o sa isang tabi at makikita nyo mga katrupa, Rita Suna po siya. Pero bago ang lahat ay mag-shoutout muna ako sa lahat ng mga solid viewers, solid subscriber at sa mga silent viewers ko mga katrupa. So, let's go mga katrupa, samahan nyo ako kung paano po natin gagawin ang sapatos para po nang sa ganun ay hindi po laging malagyan ng mga bakterya ang tibak ng ating mga manok dyan sa backyard manukan. Dahil tayo mga katrupa na nagmamanok, lalong-lalo na sa backyard, ay madalang lang po tayo makapwisto na mayroon pong carabao grass. Kadalasan po ay nasa putik, nasa mga bato, nasa sa mga simento, or nasa buhangin. Ayan mga katrupa. So, atin na pong gagawin mga katrupa ang ating sapatos para po ating ilagay sa talampakan ng ating manok. So, ngayon mga katrupa, atin na po itong bibilugin. Ayan. May gamit po tayong kutsilyo para po nang sa ganun ay atin pong mabilog itong ating chinilas mga katrupa na rita-ritaso lang to mga katrupa. Nakikita lang po natin to sa isang tabi at wala po tayong magagastos dito mga katrupa dahil itong chinilas nito akin lang po nakikita. Ayan, ganito lang po kasimple mga katrupa. At i-make sure nyo mga katrupa na yung chinilas na ating gagamitin is malambot po siya mga katrupa. Ayan mga katrupa kung makikita. Huwag nyo po yung chinilas na matigas. Ito po mga katrupa talagang ano po talaga siya. Parang expand siya na parang rubber. Ayan parang foam. Yun para pag ilagay po natin sa ating manok sa kanyang paa ay malambot po. So ngayon mga katrupa, atin na pong bibilugin dahil para magpantay po ang bilog ng ating ginagawang sapatos. Dahil dito po ipatong natin ang paa mga katrupa na mayroon pong tibak ng ating mga alagang manok mga katrupa. Katrupa. Ayan. Ayan siya. At medyo matagal-tagal to mga katrupa kaya wag po kayong bibitaw. Atin po itong i-cut itong ating video dahil kung atin po itong tapusin na sa paggawa nito ay matagal mo mga katrupa at hahaba po ang ating video. So ngayon atin po itong ibibilog at lagyan din ng tali mga katrupa para nang sa ganun yun ang magdadala ng lock doon sa paa na ating paglalagyan ng manok na mayroon pong tibak mga katrupa. So ngayon mga katrupa, tapos na po tayo nagbilog sa kanya at mayroon na ring butas dito sa gitna dahil ang purpose natin mga katrupa kaya mayroon pong butas dito dahil yung ating manok sa talampakan niya ay mayroon po yung malaking
kung tawagin natin ay nagkakatibak siya. Ayan. Kaya kailangan na sakto po talaga dito na makapasok po yung kanyang tibak at matapat po talaga dito sa may butas, mga katropa. At ito ngayon, lalagyan po natin ng tali para yun po ang ating gawing locking doon sa kanyang paa para po sa ating pagkabit nito sa kanyang talampakan, mga katropa. A few moments later. So ngayon, mga katropa, ay nalagyan na po natin ng tali, mga katropa, ng ating ginawang sapatos sa tibak sa talampakan ng ating manok, kung mayroon man tayong mga pinitibak na manok dyan, mga katropa. At kung makikita nyo, mga katropa, ito po ang clearance niya ay malaki po tong dito sa kabilang pagitan. Ayan, itong dalawang tali na to, malaki po siya dahil dito po yung unahan. Ayan, mga katropa, dahil alam naman natin yung unahan sa gitna ng daliri ng ating manok ay medyo mayroon tayong clearance doon dahil malapad po yun. At ito dito, kung makikita nyo, itong tali na to ay medyo maliit dahil ito yung sa kanyang kalingkingan sa likod. Ayan. And din dito, kung makikita nyo, malaki din yung clearance at ito maliit dahil yung ating paa sa ating manok, mga katropa, kahit yung mga manok nyo dyan, kung titingnan nyo, kailangan po talaga na hindi siya magpantay na naghati po itong kanyang chinilas. Hindi po natin pwedeng ilagay dito yung tali dahil dito po din maliit dahil ang paa ng ating manok ay hindi po siya accurate. Oh, no. Ito po yung sa kalingkingan. Ayan, ito po yung sa kalingkingan sa likod. At ito po yung sa atin, sa harap na ating itatali. Ang mangyayari nito, mga katropa, ganun po siya. Itatali po natin siyang ganun sa harap. And then, ito po yung sa kanyang likod. So, ang mangyayari niyan, ganyan po ang mangyayari niyan, mga katropa. Ayan siya. Ayan, dahil hindi ko po pinakita aktual ang paa or ang manok kung paano po kinabitan, mga katropa. Dahil alam po natin talaga, mga katropa, na ang YouTube ay napakasilan po talaga sa mga ganung bagay na sa mga manok na ating iba-vlog. At sana po sa mga viewers ko, sa mga solid viewers ko, ay naintindihan nyo po kung pwede pa lang po na gagawin natin ang tamang pagdimo na andyan po yung manok na atin pong kakabitan, ay bakit hindi po natin gawin. Pero bawal po talaga, mga katropa, kaya alam po natin na sa ganung paraan ay iiwas po tayo sa anumang mga pinagbabawal ni YouTube. Kaya tayo ang nagmamanok ay napakasimple lang po to gagawin, mga katropa, at alam ko po na alam nyo to na kaya nyo po itong gawin. Basta mga nagmamanok ay walang imposible. Ayan, mga katropa. Kaya papasinsahan nyo na ang aking video na ito ay wala po akong pinakita na aktual sa paa ng manok. Dahil napakasilan, napakahigpit po talaga ni YouTube pagdating po sa mga manok na ating hahawakan, ating ipakita ang paa o pumipiglas ang ating mga alagang manok, mga katropa. So ngayon, mga katropa, ay mag-shoutout po ako sa lahat na aking mga kasamang mga nagmamanok na mga vlogger. Ayan, hindi ko na po kayo isa-isahin at alam nyo na po kung sino po kayo. Dahil sa inyong suporta, sa inyong pagmamahal dito sa aking YouTube channel, ay lubos po akong napapasalamat sa inyong lahat. At mga katropa, pakisupport naman ang channel na ito na si Gilmar Istumago. At shout out kay Racel Lorihas from Davao City, kay
Jane Kitchen Diary, ayan, nasa screen mga katrupa ang kanyang channel, pakisupport naman. At ang aking isang channel mga katrupa na si LG Sir na Game Farm, ayan. At mga katrupa, ulitin ko, maraming salamat sa inyong pag-support dito sa aking channel na si BNB Game Farm. At kung nagustuhan nyo ang aking video na to na aking isinishare sa inyo tungkol po sa ating mga manok na nagkakaroon po ng tibak sa kanilang talampakan, at make sure nyo mga katrupa na pag atin po itong ilalagay, doon po natin ilagay ang ating manok sa may basa po na lugar. Ayan. At hindi po ito mga katrupa maaabot ang kanyang tibak o ang kanyang sugat dahil makapal po ito mga katrupa. Ayan. I-make sure natin na makapal po yung ating gagawing sapatos sa o paglagay sa talampakan ng ating manok mga katrupa, para po hindi po aabot yung kanyang putik o yung kanyang dumi sa kanyang talampakan mga katrupa. Ayan. At don't forget to like, share, subscribe, at i-hit na ang bell icon mga katrupa para lagi kayong updated sa aking mga bagong videos na gagawin mga katrupa. Thank you so much sa lahat. God bless us all. Bye-bye.